And so guys, ayun, ito namin sa may breakfast area. So walang tao, kami lang. So hindi. So guys, kita nyo ito. Ito yung pwede nyo ilagay sa tinapay na may butter at strawberry. So, para natin siya bubuksan. Diba sa Pilipinas, ginagawa natin, pinipil natin ito. Ito, tira yung gagawin ko. Ito muna dito. Ito mabuti ah. Uy! Kabali! Dito gano'n. Then, kuha. Tirador ng kape. Titira agad siya ng kape. Hello Tomodachi! Welcome to another vlog. This is our second day in Osaka. Nakakapagod ang unang araw pero sobrang nag-enjoy at sobrang nabusog kami. If hindi nyo pa napapanood ng aking previous vlog, I will link it here so please check it out. Bago gumala ay nag-breakfast muna kami. Okay na okay din ang breakfast menu ng Wilina Hotel, kaya sulit din ang bayad. Meron silang bread, rice, noodles, or pasta, at meron ding mga ulam. So yun guys, waiting tayo sa train. 10:20 pa yung next na dating, 5 minutes. Na naiwan tayo nung dapat sasakyan namin eh. Pababa na kami dito sa hagdan. Andito na sabay nag-close na yung train. Wala na, hintay ulit 5 minutes. Pero okay lang, 5 minutes lang naman. So after neto, Nipponbashi Station, sakay pa ulit kami ng isa pang train para makapunta sa USA. So waiting kami dito. Ayan, layers. May train na sasakyan namin. So, Nishikujo guys. Ayan o, bumaba tayo sa Nishikujo line. So ang station is Universal City, yung pangalan ng station. So madaling tandaan, sabihin naman yun ng attendant na Universal City yung station na. Dami tao guys. Dami tao papuntang Universal Studios. Dami natin kasabay. So ayun o, bibitsuran pa sila sa may labas ng Universal Studios. Grabe init, pawis na agad ako. Sobra init dito, pero mahangin naman kahit pa ano. Pero mainit pa din. So guys, nakapila tayo to check yung baggage. Madali lang ang pag-check ng bag and make sure na wala kayong mga harmful objects like scissors kasi pwede siyang ma-confiscate. At last, nakapasok na kami and nag-picture taking muna sa entrance for remembrance. We recommend wearing comfortable clothes, lalo na pag summer kayo nagpunta, para di rin hassle and maging enjoyable ang experience nyo dito. So guys, no, ito tayo sa gitna mismo ng USJ pag sa entrance pa lang. Pinipicturean lang nila yung map. Para alam natin kung saan tayo pipila later. Di pa namin alam kung saan kami sasakay, kaya lakad-lakad muna kami. May parade guys! Minions! Minions. Ayun lang. Kayo tayo pipila sa monster. Tatangutin natin si mama. Guys, ito namin guys. Pasok na kami. Lapit na. So ito yung sasakyan namin. Hanapin. Andyan na tayo. Para masasakyan natin. Monsters.
Universal Monsters Legends of Fear. Success ang pananakot kay Mama. Di lang pwede mag-video guys, so I can show you the clips. We are now on our way to our second attraction. Thank you for watching this video. Please support me by subscribing to my channel. So guys, second na ride na pupuntahan namin, Jujutsu Kaisen, ayan, shoutout kay Ate Marie. Ayan guys, now showing, look. Jujutsu Kaisen. Ayan guys, so suot na rin 4D glasses natin. また次の部屋のお尋ねかなり動きます。ポケットの中身も手厚くなってますので空っぽにしてご乗車お願いいたします。Ang dami dito guys, mga memorabilia ng Jujutsu Kaisen. Ayan, labas namin guys, labas namin sa second ano namin, itinerary for today. Sakto paglabas namin, nakasalubong namin sila Shrek at nagpa-picture. Maraming characters walking or showing up sa different areas ng USJ, kaya nakakatuwa din mag-explore dito. So far, so good guys. Medyo mainit lang kaya nag-decide kami maghanap ng sombrero para ma-protect yung ulo namin sa init. Unfortunately, di kami nakabili kasi makapal yung tela ng sombrero na binibenta nila dito at baka lalo kaming mahilo. Pero ang daming mga magagandang items dito kaya naglibot-libot muna kami at nagpalamig. Perfect pang pasalubong ang mga items dito guys. Siguradong magugustuhan lalo na ng mga bata. Perfect for collection din lalo na if you love Super Mario. I have some tips if you are planning to visit USJ. First, please bring water bottles kahit empty pa yan. May mga water refilling station dito for free, kaya makakatipid din kayo. Make sure to wear comfortable shoes since puro lakad kayo dito. We also encourage you to bring some band-aids in case magpaltos kayo. So guys, ito na no. Meron tayong afternoon parade dito. Time check is 12 PM. Magkakaroon ng parade. Ito na, palabas na. Nagtayuan ng lahat ng mga tao guys, check nyo. Ang gandulo yan guys. Paikot yan, malawak. Nakakatuwa and maganda rin ang parade guys. Very enjoyable and worth it ang paghihintay namin. So after the parade, lakad ulit to see other attractions here. Next ride, roller coaster. Also, if you have a budget, mas okay din guys na bumili ng express pass para di na kayo need pumila ng mahaba sa mga rides or attractions dito. You can purchase ticket online para less hassle din. Ang pila guys. Ito kami galing kanina, umikot kami papunta doon. Tapos, ayan, malapit na kami. Konti na lang. A few minutes later. Pizza muna kami guys. Pizza. Hey guys, so yun o. Tuloy ko lang. Para kami binabalibag doon sa roller coaster. Para kaming tinatapon lang kung saan saan. Ay grabe yun. Nanghina na yung tuhod ko. Nakakahilo ang roller coaster and ang tagal ko na din di nakasakay kaya medyo umikot siyan ko. We decided last ride na yun para iwas hilo na din.
But if you love roller coasters, then you will love it. Malawak ang USJ, guys, gaya din ng Tokyo Disneyland. Nahilo man ako sa roller coaster, but overall, nag-enjoy kami. And now, we're going to the Wizarding World of Harry Potter. Kahit ibang mga attractions, shops, and entertainment dito, guys, ay worth visiting talaga at busog ang mata nyo. Worth every penny. I can say na napakaganda dito, guys, and ang galing ng pagkakagawa ng mga castle. You can watch and listen to Frog Choir. You can purchase magic wand and can cast magic. I recommend visiting the website to know more information. One of the things we love here ay ang mga moving objects gaya nitong broom. Very magical experience. Isa pa sa mga nagustuhan namin, lalo na si Freya, ay ang One Piece themed restaurant na ito. If you are a One Piece fan, for sure you will love this. Maski menu nila ay customized, guys, for One Piece fans. Disclaimer lang, guys, this is a seasonal event. So better check the website to know ang mga available themed restaurants sa mga araw na gusto nyong mag-visit dito. After long walks, we decided na magpahinga muna. But we found out din na may One Piece premiere show and this is an annual event so di namin pinalampas manood. Thankfully, may available tickets pa. Kudos din sa staff na tumulong sa amin, ayan si ate, para makabili ng ticket. Dito kami sa Waterworld. Merong premiere show ang One Piece ito. Panoorin namin sa Universal Studios. Sarap! Hindi pwede mag video pero sabihin ko na sa inyo anong mangyayari. It was worth watching. Even if you can't understand their language, may entertain ka pa din. If you are watching this anime, for sure mapafollow mo yung story since they took it from Dressrosa art. The characters, especially Straw Hats, performed very well. It was entertaining from the beginning until the end, kaya we highly recommend watching the show. Ayun guys, bibili na kami ng pasilubog pa uwi na kami. Bili lang namin ng pasilubong sinanami.
Tapos tingin din kami ng straw hat na sombrero ni Luffy. Grabe, super enjoy. Pagod pero enjoy, super. Jewelry complete set, 8.5 yen. Masalubong natin si Mario at si Luigi na babae version. Last parade for the night, guys. Since we went here on Halloween, kaya ganito ang theme nila. Ayan o, mga nagsasayaw ng mga zombies. If you are planning to visit USJ with your kids, for sure matutuwa sila sa dami ng mga toys and souvenirs na. Maganda siya, guys, and for sure may enjoy nyo dito, lalo na mga bata pati matatanda. Check na yung Universal Studios sa gabi. Kailangan natin magpa-picture dito, guys. Goodbye Universal Studios. Uwi na kami, guys. Sobrang pagod. From 11 a.m. ata kami dumating. From 11 a.m. until ngayon, ano oras na ba? 9 na. 11 to 9, guys. Hope you enjoy this video. Please like and subscribe para updated kayo sa next upload ko. Thank you, guys, and see you on my next vlog. Mata ne!